Magandang araw mga kasiyasat, nandito tayo ngayon sa isang puso ng isang parke dito sa Lungsod Quezon. Makikita natin dito ang isang dambana patungkol kay Manuel L. Quezon o sa dati nating presidente. Tara at samahan niyo akong siyasatin ang mga impormasyon at mga istorya na bahagi ng ating kasaysayan. Ako po si Jabs at welcome po sa Lakbay Siyasat. May tatlong pambansang monumento na idinisenyo sa pamamagitan ng patimpalak. Ginugunitan ng mga ito ang tatlong mahalagang tao at pangyayari sa bansang Pilipinas. Una rito, ang bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang kapanahunang nagbunsod ng malayang bansang Pilipinas. Ikalawa, ang monumento ni Andres Bonifacio, ang simbolo na himagsikan noong 1896. Ang ikatlo at huli ay ang bantayog ni Manuel L. Quezon na sumisimbolo sa kinikilala natin ngayong modernong bansang Pilipinas. Nagsimula ang inisyatibong itayo ang Quezon Memorial Shrine noong taong 1945. Noong buuin ni President Sergio Osmeña ang Quezon Memorial Committee. Inatasan ang committee ito na magsagawa ng patimpalak at mangalap ng pondo para sa pagdidisenyo ng pambansang monumento alay kay Manuel L. Quezon. Napanalunan ito ni Architect Federico Illustre. Sinimulan ng itayo ang dambana noong taong 1952. Pinatingkad ang himlayan ni Manuel L. Quezon ng 66 na metrong bantayo na trilon na itinayo sa puso ng pinakamahalagang parke sa Lungsod Quezon. Sinasalamin ang taas ng monumento ng edad ni Quezon noong siya'y pumanaw. Ang tatlong haligi at ang maanghel na nakayupong luksa ay may tangan na bungkos ng sampagita at sagisag ng pangunahing kapuluan ng ating bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa ang mga haligi sa bato at mas pinatatag ng isang uri ng marmol na Bianco Carrara. Sa pundasyon ng bantayog ay isang malawak na bulwagan na hugis at sulok. Itinatanghal nito ang bas-relief funnels na tampok ang eksena sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pinakababang silid, makikita ang musileo kung saan nahimlay ang mag-asawang Quezon. Sa loob ng dambana at museyong ito, makikita ang mga napakadaming artifact na tungkol sa salaysay at di mapapantayang pamana ni Manuel L. Quezon sa ating bansa. Alright, pag dumiretso ka ron galing dambana, pag ikot mo dito, makikita mo itong mansyon ni Quezon. Konting lakad lang. Wow. Pwede mag-tour? Ako. Ano tawag dito? Machuca Tiles po. Machuca? Apo, Machuca Tiles po. Hello po. Ma'am, ano ba? Erica po. Erica. Yeah. Tour tayo ng Erica. Okay. Ng bahay na to. Replica or We don't call it po as replica. We called it as reconstructed house po. Ayun po. Kasi po 60% po ng mga kagamitan po dito is originally po
Doon po sa bahay po talaga ni Manuel L. Quezon. So, saan ito located dati? Sa New Gilmore, Manila po. Nandun pa siya ngayon? Wala na po kayo. Yan pa. Sige, short time. Dito po muna tayo sa first room po. Ito po yung kwarto po siya ni Doña Aurora, yung wife po ni Manuel L. Quezon. This is the four-sided bed po. Galing po ito sa US government and binigay po siya kay Doña Aurora to recognize po as wife of Manuel L. Quezon po. So, nag-i-eagle siya, no? Yes po. And makikita nyo din po dyan sa likod nyo po yung family tree po nila. Meron po silang apat na anak and yung third daughter po is unborn po. Tapos ito po yung dati po nilang maleta po, luggage po nila. And makikita nyo din po dito yung picture po nung second daughter po ni Manuel L. Quezon, si Nini po siya. Kakamatay lang po niya last July 2021 po. Saan sila nakatira? Siya po yung pinakahuli pong tumira daw po sa bahay. Si Nini. Yan po. Side replica siya. Ito? Originally po siya. Reconstructed pa lang. Reconstructed po. Ayan. Kaya naman po ganito yung sa mga CRS. Kasi po may third generation na po na to. Oh. Kaya po medyo pagod-pagod. Tapos ito naman po yung sa room po ng private nurse po ni Manuel L. Quezon. And kung mapapansin nyo po is magkahiwalay po ng room si Doña Aurora and si Manuel L. Quezon kasi po ayaw po ni Manuel L. Quezon na mahawaan po siya ng sakit niya. Ayun po. Binubuksan niya? Yung ito pong... Hindi po eh. Ang ngayon sa radyo. Sa radyo po. And ito naman po yung room po ni Manuel L. Quezon. Makikita nyo po dyan yung... ayan daw po yung huli pong sinuot niya before po siya mamatay. Igaan niya? Yes po. Ito po yung Chesterfield po is favorite brand po ng sigarilyo ni Manuel L. Quezon. And sa maniwala po sa, kayo sa hindi, nakaka 3 packs po siya. Per day po, equivalent po yun sa 60 pieces po. Kaya po mas lalo pong lumala yung sakit niya. And that time din po kasi is wala po talagang cure po sa tuberculosis po. Ito naman po is yung presidential bed. Ginawa po siya ni Alberto Atay. And yung trademark po niya is kalabasa. Ito po, makikita niyo po. Kapag daw po nakaganyan po siya, it means daw po na lalaki yung may-ari ng bed. Ah, okay. And kapag naman daw po nakabaliktad is babae naman po. Ito ang baston niya? Yes po, mga baston po. Ito, CR. CR po. Wala pa aircon dati? Wala po. Anong tawag dito? Yan po yung ano, may dalawa po siyang gamit, paanakan po tsaka po pahingahan. Upuan lang po talaga siya, like yan, ganyan. Parang tumba-tumba. Ito naman po, makikita nyo po dun sa TV po is yung kung ano po yung pamumuhay nila dati. Maririnig niyo din po dyan yung dalawang favorite song po ni Manuel L. Quezon, ang Pakiusap at saka po Anak Dalita. Sinulat po ni Francisco Santiago po. Francisco Santiago, ama ng Kundiman. Ayun din, siya. Oo, siya yun. Napunta ko yung bahay nun sa Pulang. Tapos eto naman po, plant box po siya. Binigay po yan ni Mr. and Mrs. Tapia kay Doña Aurora noong February 19, 1941 po. Antique na siya, no? Ito original po. Yes po. Gawa naman po to sa Camagon Woods. Yung second daw po sa pinaka matibay na kahoy po dito sa Pilipinas. So, yung mga parte at mga gamit dito, original from noon sa dating pa? Apo, doon po talaga sa New Manila. So, reconstructed. Apo, reconstructed. Tapos ito naman po yung dirty kitchen po nila. And makikita nyo po dyan yung favorite na dish po ni Manuel L. Quezon, ang cocido espanyol po. Kusido is pan doon. Ano yun? Carne? Ayan po siya. Chicken. Chicken. May gar... Ano tawag doon sa piece na yan? Mga beans? Na po, mga beans. Chorizo. Tapos ito naman po, sa gilid po nito is may hagdan.
Mga kasambahay lang po yung umaakyat dito. And then yung dun po sa entrance natin kanina, exclusive lang yun, exclusive lang po yun for family po ni Quezon. So, yung trials? Ito din, Machuca Tayos yun ito, di ba? Sarap kumain po. Ayan, may hiyan pa siya. Ito, located lang to dito sa circle, di ba? Apa. Sa puso ng isang parke. Ang Quezon City. Yes po. Pinatapakan natin is Quezon. Doon po yan sa... Yakal ba ito? Pero matibay pa po. What the fuck? Ganito lang pala siya. Oh. Sa baba? Ito na pa. Ito po yung paikot na hagdan. Ito po yung pinakamatandang gamit po dito sa loob ng bahay. 124 years old na po ito. Dito, ano to? Steel. And then po yung steps po nun is 19. Kasi po yung birthday po ni Manuel El Quezon ay August 19 and kay Doña Aurora naman po is February 19. Ayan po. Baba po tayo. Ah, pwede po. Opo. Patay po pa sa sinawag na, no? Malamig na. Dito malamig, oh? Opo. Bukas po kasi yung aircon. Akala ko may ano, eh. Oh, ito na yung tumba-tumba. Opo, tumba-tumba niya. Itong mga cabinet, tumitin ito. Opo, dyan nyo po makikita yung record of Senate and yung journal of Senate po ni Manuel El Quezon. Ito naman po, yung conference room po ni Doña Aurora. Siya po yung first chairwoman ng Philippine Red Cross po. Nandito po sila nag-meeting, ganun po. And makikita niyo din po dito yung Quezon Family Loan po, yung personal journal po. And ayan po yung handwritten po mismo ni Doña Aurora po. Tapos makikita niyo din po dito yung mga awards po niya. Sa Red Cross, no? Apo, Red Cross. Ayan, mga kasiyasat. Kasi pupunta rin tayo sa bahay ni Doña Aurora sa Baler. Di ba sa Baler yun? Baler yun, di ba? Oo. Ito pong mga upa na lamesa kapag kainan. Original yun. Lahat po. Ito po yung mga ganito. Sarap po yun. And then, ayan naman po is yung statue po ni Manuel El Quezon. Ginawa po siya ni Guillermo Tolentino po. Guillermo Tolentino. Ang peaceful po. So, ito po yung room po ni Aurora, yung first daughter po ni Manuel El Quezon na ni Doña. So, eto po sana yung susuotin ni Aurora sa kasal niya. Kaso po, 2 months po before siya ikasal is na-ambush po sila ni Doña Aurora po. So, eto po yung Felicia Mirror or Felicia Closet po. May lamang kayo. Hindi po namin siya nabubuksan. So, eto naman po, makikita niyo po dyan yung safety vault po ni Manuel El Quezon. Diyan niya po natago lahat ng list po ng names nung sa mga parang taong thankful po siya. Tapos sa Israel po, we can go there without a visa po. Kasi parang nagkaroon po sila ng connection or relationship po. Tayong Pilipino lang po yung pwedeng makapasok doon without a visa po. Ito si Aurora po yan. Apo. Machuca Tayos. Ang 70 years old na po yan. 70? Apa. Ito si Doña Aurora. Apa. Picture po nila yan ng college days po nila. And then po, ito pong room na to is dun po sa second daughter and dun po sa son po nila. And dito po yung family picture po nila. Diyan niyo po makikita.
And makikita nyo din po dyan yung report card po ng anak po. Ulit lang, no? Opo. Ano ba? May 99 na ba dati? Ayun, 100 na. Ayun na rin, nakababa is 88. Opo. And ito daw po is yung sa, yung picture daw po na to is yung first apo po ni Manuel El Queso. So ngayon, nasaan siya? Alam ko po ay si Manuel III. Ah, Laika, tama ba? Si Manuel III na lang yung ano, yung still po na logo. Napunta po siya dito actually, yung apo po niya. Last month. Mayroon po siya, pero hindi ako sa atin. Hindi ko. Okay. Anong name mo, ma'am? Laika. Laika. Yes. Tinor niya tayo dito. Maganda pa yung mga gamit, no? Naalagaan talaga. Kapis. Tama ba? Itong siling. Ay, itong ano na ito. Yan rin yan. Gamit din nila. Okay. Yung kulay ng bahay dati, ganyan din, yellowish. Tapos, ganyan din yung likod niya dati. Okay. Hindi. More, ganito din ang makikita. Pwede umikot? Pwede dito lang. Okay. Ayun, no? Ah, dun pala yung daanan kanina. Yung dinadaanan ng mga katulong or mga kasambahay sa likod. Yun, naitour ko kayo rito sa bahay or sa mansion ni Manuel Quezon. Sa next episode natin, puntahan natin yung bahay ni Doña Quezon. Doña Aurora Quezon. Alright guys, yun lang. Sinamahan tayo ng isang tour guide doon sa loob at pinakita yung loob ng mansion. Alright, pagkatapos natin doon sa bahay ni Manuel Quezon, dito makikita naman natin yung Presidential Car Museum. Dito. So dito, makikita naman natin yung mga naging sasakyan ng Pangulo ng Pilipinas. Dito ay kay Manuel El Quezon. Galing. Ganda, oh. 1937 Chrysler Airflow. Ayan. Ito yung naging sasakyan ni Manuel Quezon. Ganda. Dito naman sa gilid. Sasakyan ni Laurel. Jose P. Laurel. Sasakyan ni Osmeña. 1942 Packard. Sa isang limousine. Ang galing. Ganda niya, oh. Kintab. Dito naman is kay Manuel Rojas. Isang Cadillac. 1947 Cadillac. Galing, ganda. This one is kay Elpidio Quirino. Siyang Chrysler Crown.
1953 Chrysler. Ganda oh. Dito kay Ramon Magsaysay, 1955 Cadillac. Dito, Diosdado Macapagal, 1959 Cadillac. No. Ito kay Marcos, 1980 Lincoln Continental. Kay Marcos to, sasakyan ni Pangulong Marcos. Ganda oh. Apa. Corazon Aquino, Mercedes-Benz 1986. Mercedes-Benz 1986. Dito, Fidel B. Ramos, Mercedes-Benz din. Dito kay Joseph Estrada, ganun din, Mercedes-Benz S600 naman to. Kay Gloria Arroyo, Mercedes-Benz S600 din. Ayan o. Ito, sasakyan ni Aguinaldo. ...1942 Packard single, 6-2 ring, kaya Aguinaldo to, sasakyan niya. Abe, ang ganda. Grabe, ang ganda. Sasakyan ni Douglas MacArthur, 1934 Cadillac B16. Ito isang karwaheng apasible. Yan. Jeep Magsaysay o yung Willys, 1943 Willys. Yan. Jeep yan ni Magsaysay. Ito isang Rolls Royce Phantom 5, 1960. Sasakyan ni Imelda Marcos. Ganda, di ba? Itour ko na kayo sa bahay ni Manuel L. Quezon, President Manuel L. Quezon. Dito rin sa galeria ng mga sasakyan naman tayo ng presidente. Nakita nyo rin yung mga iba't ibang sasakyan na naging presidente ng ating bansa.
So susunod na vlog naman natin ay pupuntahan natin yung bahay ni Doña Aurora Quezon doon sa Baler. Kaya hanggang dito lang muna mga kasiyasat. At maraming salamat.